Please turn with me to Romans chapter 15, verse 14 once again. Romans chapter 15, verse 14. At ito po ang sabi ng salita ng Diyos. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na may kakayahang magturo sa isa't isa. May the Lord bless the proclamation of His Word this morning. Para po sa ating mga kaibigan, we are having an expository series on the book of Romans. This is our style of gospel proclamation here. Isa-isahin in a series way, ipapaliwanag ang salita ng Panginoon. And we have already spent more than 4 years or 5 years studying the book of Romans alone. And that's how rigid it is when we study the Word of God. What a blessing it is when we receive clear instruction from the Word of God. Romans chapter 15, verse 14. Sa mga bersikulo na ito, gaya ng napag-aralan po natin last Sunday, si Pablo po ay nagbigay ng words of encouragement. Baka ma-discourage yung mga taga-Roma dahil nirebuke sila ni Pablo patungkol sa issue ng Christian liberty. Those who were mature enough were despising the weak, and those who were weak were condemning or judging the strong. So nirebuke po sila ni Apostle Paul. And baka isipin po nila na negatibo na ang pagtingin ni Pablo sa kanila. Contrary to such negative conclusion, ay binigyan ng katiyakan sila ni Pablo na hindi mababa ang pagtingin niya sa kanila. Hindi po negligent si Pablo sa pagbigay ng correction, pero mabilis din po siyang magbigay ng encouragement. At kahit hindi niya nabisita pa ang church doon sa Roma personally, ang kanilang reputation ay naging kalat sa buong mundo that they were really doing pretty good as a church of the Lord Jesus Christ. At sa bersikulong ito, makikita po natin ang tatlong katangian ng isang malusog na iglesia. Sa bersikulong ito, una, a good church contains people full of goodness. And that was what we meditated upon 2 Sundays ago. Pangalawa, a good church contains people filled with knowledge. Ito po ang ating paksa last Sunday. And hence, the importance of solid doctrinal preaching and the importance of uncompromising confession and creed. And pangatlo, which will be the focus of our meditation this morning. A good church contains people who are willing to instruct and admonish one another. Itong tatlong bagay na ito ay matatagpuan sa isang bersikulo sa Romans 15:14. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na may kakayahang magturo sa isa't isa, to instruct and admonish one another. Now, unawain po natin itong salitang admonish, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat 8 beses po itong matatagpuan sa lumang tipan. It comes from the Greek word nootheteo, nootheteo, Greek word. It appears 8 times in the New Testament. At sa 8 times na ginagamit yung salitang nootheteo, iba't iba po ang usage, iba't iba po ang kahulugan. For example, Acts chapter 20, verse 31. Acts chapter 20, verse 31. Ang sabi dito, kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala. This is the word. Nootheteo, babala, na may pagluha sa bawat isa. So, it gives warning. Nootheteo also means warning. Yun din ang matatagpuan natin sa Colossians 1:28. Now, in Romans 15:14, ang sabi dito na may kakayahang magturo sa isa't isa. Instruct one another. But this is the same Greek word. 1 Corinthians 4:14, please turn there. 1 Corinthians 4:14, ginamit ang salitang
Nootheteo dito, and by the way, yung magturo, to instruct, ito din ang matatagpuan sa Colossians 3.16 and 1 Thessalonians 5.12. In 1 Corinthians 4.14, hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang kayo ay paalalahanan. This is the word, paalalahanan. Tulad sa aking mga minamahal na mga anak. So first is to give warning. Second is to give instruction. And third is to remind. To remind, paalalahanan. Pang-apat, 1 Thessalonians 5.14. Ang sabi po dito, mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad. Pangaralan. This is tuwirin, i-rebuke, pangaralan ang mga tamad. Ito din ang sinasabi sa 2 Corinthians 3.15. So, taking all of these 8 passages together, ang ibig pong sabihin ng nootheteo or to admonish simply means putting something in the mind. Putting something in the mind, putting in mind a thought. It is to caution, to reprove. Caution meaning to say magbigay warning, to reprove, magtuwid, magsaway, but gently. It's not simply objecting to something someone does, but the idea of the word nootheteo is to warn, to instruct, and to counsel. Magbigay payo, magbigay paalala. So, binigay ni Apostle Paul ang assertion that all believers have the responsibility to admonish one another. This is one of the one another passages in the Bible. In other words, ang pagbigay warning, ang pagbigay instruction, ang pagbigay payo ay hindi lang gawain ng pastor, kundi gawain ito ng bawat isa. Meron talagang mga pagkakataon sa ating buhay na kinakailangan nating mag-admonish, mag-instruct, at mag-counsel sa mga kapatiran. At itong instruction na ito ay malinaw sa parehong mga pastor at mga miyembro. For the pastors, if you will read Hebrews chapter 13, we have the responsibility to admonish the flock. For the members, well, itong teksto natin ngayon, Romans 15:14, Colossians 3:16, and Galatians 6:1, it's talking about admonishing one another. Ayon pa kay J. Adams, mga kapatid, mga kaibigan, sa kanyang aklat na Ready to Restore, ang sabi po ni J. Adams, concerning the topic of admonishing or counseling, as some translate it, the first thing we need to understand is that God calls every Christian to admonish or counsel some people, somewhere, at some time about something. But He does not call him to counsel every person under every situation at all times about everything. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ginagamit tayo ng Diyos para sa lahat. So, meron talagang pagkakataon that to a specific situation, concerning a specific situation rather, and to a specific person at a specific time, ay gagamitin ng Panginoon ang ating mga counseling skill to admonish one another. And it is a privilege given and responsibility na binigay ng Diyos para sa bawat isang kasapi ng kaniyang iglesia. So ang Romans chapter 14 and 15 ay ipinapakita nito ang schism or division, pagkakahati-hati sa loob ng iglesia on matters of Christian liberty. At ano ang resulta? This resulted in the believers in Rome judging one another. Hinahatulan nila ang isa't isa. And because they were different, iba't-ibang pananaw nila sa mga indifferent matters in their spiritual life, nangyari po ang judgmentalism sa loob ng iglesia. And whenever judgmentalism takes place, it weakens the church family. Nagkikreate po ito ng difficulty. At hindi po makakapag-function ang church as it ought to function if judgmentalism takes place. And that would be true for us as well, kung hindi po tayo mag-ingat. And that's why it's so important na maunawaan po natin ang ating responsibility to admonish one another.
Meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, proper motive. Pangalawa, proper method. So, parehong letter M ang start. Proper motive and proper method. Tayo po ay manalangin. Hilingin po muna natin ang tulong ng ating Panginoon bago po tayo magpapatuloy. Let's pray. Salamat o Diyos dahil pinaunawa ninyo sa amin sa introduction na ang pag-admonish sa isa't isa, pagbigay instruction, warning, reminder, and encouragement ay responsibility ng bawat isang kasapi ng inyong iglesia. At naway gamitin ninyo kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na gawin ang katungkulan na ito para sa ikatitibay ng inyong iglesia, para mas magiging banal ito o aming Panginoon. Tulungan niyo rin ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong ebanghelyo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Proper motive. Ang exhortation po ni Pablo sa Romans 15:14 is for us to admonish one another. Pero bago niya binigay yung responsibility natin na mag-admonish sa isa't isa, meron pang isang one another verse na una na niyang binanggit, ang verse 7, Romans 15:7. Ibalanse lang po natin ito dahil parehong ginamit yung salitang one another. Romans chapter 15 verse 7, ang sabi dito, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. And then, Paul talks about admonishing one another. Two different concepts. To receive one another, to accept one another as Christ accepted us. And then later, we have the responsibility to admonish one another. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi po aksidente yung specific order nito, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po unang binanggit ang admonish one another bago binanggit yung accept and receive one another in the Lord. Hindi po yan aksidente. It is done in a specific order. It means that if we are going to admonish someone, kinakailangang tinatanggap muna natin ang taong iyan bilang kapatid natin sa Panginoon. If we are going to admonish someone, we first have to accept that someone. Hindi po natin pinag-uusapan yung pagtanggap natin sa kasalanan na kaniyang ginagawa, no? But it simply means that we accept him as a brother and we are ready to help him for him to be restored in the right path of the Lord. Gaya ng iniibig tayo ni Kristo, iniibig din natin ang ating kapatid na nangangailangan po ng admonishment. And when we do, we have already earned our right to admonish someone kung siya po ay pababa ng pababa sa kanyang spiritual journey. Kung nahihirapan siya sa kanyang paglakad kasama ang ating Panginoon. Ang pag-admonish po natin sa isa't isa, hindi po tayo concerned sa behavior na nakakapag-bother sa atin. Kung doon po tayo mag-focus sa behavior na nakakapag-bother sa atin, hindi po tama ang ating motibo. But if our focus is to help that person na siya ay mapanumbalik sa tamang daan, tamang landas ng Diyos, na nanganganib ang kanyang kaluluwa kung magpapatuloy siya dyan. If it is done with the right reason and right motive, then that admonishment is valid. But if we are focused on the specific behavior na tayo po ay na-annoyed or napabothered, we are not in the position to admonish our brother. 1 Samuel chapter 2, verse 24. Yung si Eli, matanda na si Eli, yung pari doon sa Israel. And then, ang kanyang mga anak ay mga pasaway. Namumuhay ng kasalanan. Dinidefile nila ang kanilang sarili. Nagpractice ng immoralidad sa loob mismo ng templo. Paano sila sinaway ni Eli? Sinabi ba ni Eli sa kanila na ang Diyos ay nakatingin sa inyo? Ang Diyos ay galit sa kasalanan at nanganganib ang kaluluwa ninyo kung hindi kayo magsisi
at talikuran ang masamang ginagawa ninyo. That's not what Eli did. Ito lang ang sinabi ni Eli, 1 Samuel chapter 2 verse 24. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang naririnig ko na ikinakalat sa bayan ng Panginoon. So Eli was only concerned about the reputation of their family. Eli was only concerned about the behavior na pinag-uusapan sa buong Israel. So he was guilty of patronizing and permissive father in his instruction of them. Kaya nga sa mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po sapat na mag-focus po tayo sa behavior. We want to change the behavior of our children. Now, malinaw po ang book ni Ted Tripp diyan, Shepherding the Child's Heart. It is important to give them the why. It's not enough for us to say no to certain things. It's important for us to give the why. The why. Bakit hindi pwede? Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? We have to give them the conviction that God is watching them. At ang Diyos ay hindi po nagbibiro. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Do all things without murmurings and disputings. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos at ituro natin ito sa ating mga anak. In fact, nung nagbigay ang Panginoon ng instruction sa bayan ng Israel kung paano siya sambahin, and it should be according to the pattern given by God to Moses on the mountain, papaano ispend ang Sabbath, lahat ng mga regulations inside the temple. Hindi lang instruction ang binigay ng Diyos, pero mayroong warning. Those who disobey will be cut off from the people. Meaning to say, they will be stoned to death. And that's a very heavy language. Nakuha po natin, mga kapatid, mga kaibigan, that is admonishment. Hindi po yan ang ginawa ni Eli sa kanyang mga anak. Ang concerned lang ni Eli, pinag-uusapan na kayo sa bayan ng Israel. Kayo na ang laman ng mga usap-usapan. Wag mga anak ko. Very wrong counsel. Nag-focus sa behavior instead of mag-focus tayo sa ating Diyos na nagmamasid at nakatingin sa atin sa lahat ng ating ginagawa. And because of Eli's complacency, ano ang ginawa ng Panginoon? 1 Samuel chapter 3 verse 11. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 3 verse 11. Now, this is God's message to the family of Eli and to Israel in general. Ang sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Samuel, tingnan mo, malapit na akong gumawa ng isang bagay sa Israel na magpapapanting sa dalawang tenga ng bawat nakikinig. That's a strong rebuke. That's admonishment, mga kapatid, mga kaibigan. At bilang mga Christian, sapagkat ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, bagong nilalang. Ibig sabihin, we have been instructed from the Word of God as to what is right and what is wrong. But sometimes sa ating remaining sin, sa ating besetting sin and remaining corruption, hindi natin maitatanggi na meron talagang mga times na kailangan nating mapapaalalahanan mula sa banal na kasulatan. Nagpapasalamat si Charles Spurgeon dahil sa assurance of salvation na malinaw na itinuturo ng Bible. Listen to Charles Spurgeon. Ang sabi ni Charles Spurgeon, oh, it is a precious doctrine that the saints are saved. Praise God. It is a precious doctrine that the saints are saved. But it is a damnable inference from it that they may live as they please. Ah, di ba yun ang common inference? So ligtas na kayo. Ibig sabihin, pwede na kayong mamuhay ng anumang gusto ninyo. Pwede na kayong magkasala kasi ligtas na kayo eh. In the first place, hindi na unawaan ang kaligtasan. Remember that salvation in the Bible is salvation from sin. Salvation from the love of sin. That's the kind of salvation. In other words, ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi lang kaligtasan mula sa impyerno, kundi kaligtasan mula sa puso na umiibig sa kasalanan. So sabi ni Charles Spurgeon, it is a precious doctrine that the saints are saved, but it is a damnable inference from it that they may live as they please. It is a glorious truth that God will keep His people. Praise God! God will preserve His people until the end.
But it is an abominable falsehood that sin will do them no harm. Diba, wag nating isipin na ang Christian na magkakasala, okay lang, hindi makakapaminsala sa kanila. No, sin is always harmful. That is why we need admonition. Dagdag pa ni Spurgeon, remember that God gives us liberty, not license. God gives us liberty, not license. And while He gives perfection, He will not allow presumption. That's it. And that's why, kung nakikita natin ang isang tao na lumalakad, na salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan, meron po tayong responsibility in the right way, sa tamang paraan. Yun ang ating pag-usapan sa pangalawang punto, proper method. In the right way, in the right spirit, sa tamang attitude, in the right spirit, and at the right time to admonish them. Now, itong instruction na ito ay napakalinaw sa banal na kasulatan that believers have to admonish one another, but more often than not, it is neglected in the Church of Christ. Bakit kaya umiiwas ang mga kapatiran na gawin ito at maging ang pastor? May mga maraming pastors na umiiwas na magbigay admonishment sa mga tupa. More than likely, ano kaya ang dahilan? Takot tayo na ma-rejected tayo. Hindi natin alam kung paano mag-react ang tao na ating kakausapin. Or maybe hindi natin alam kung paano natin ito gagawin. Or baka ay takot ka sa mga masabi mo because you are carried by your emotion. That is the consequence kung ang ating motive ay hindi po tama sa harapan ng Diyos. We will be carried by our emotion. So, we will be mean-spirited when we admonish one another, and that's not according to the love of Christ. Ano ba ang tamang motibo sa pag-admonish natin sa isang tao, sa isang kapatid, na lumalakad ng hindi naayon sa Biblia? First of all, we must be motivated by love. Yun ang ating unang nabanggit na kanina. Pag-ibig, sabihin ko sana ng gugma, we must be motivated by love. Ang ating Panginoon ang umibig sa atin, and that is always the first thing. Ano bang uring pag-ibig ang ating Panginoon para sa atin? It is a sacrificial love. Di ba? It is a sacrificial love. Ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang mga tao. It is a redemptive love. Hindi lang sacrificial love na parang wala lang, sacrificial love in order to redeem. And He succeeded in sacrificially offering Himself for our redemption. Si Kristo ay namatay para sa atin. Yun ang ultimate sacrifice. Wala na pong greater sacrifice according to Romans chapter 5 verse 6. Wala nang greater sacrifice na maipapakita kundi ang merong mag-alay ng kanyang buhay, magbuwis ng kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga kaibigan. And that is an extension that in this lifetime, hindi siguro natin mararanasan na merong taong willing na mamatay para sa atin. Maaring hindi natin maranasan yan in our lifetime, pero naranasan natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ died for His people. Iyon ang demonstration ng pag-ibig ni Kristo para sa kanyang mga tao. At ano po ang resulta ng sacrifice ng ating Panginoon because of His love? Ano ang resulta? Dating kaaway tayo, dating walang Diyos, dating kaaway ng Diyos, tayo ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Meron pong bagong relationship. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, at dahil sa kanyang pag-alay sa kanyang sarili, tayo ay tinanggap ng Diyos. At ang resulta ng pagtanggap ng Diyos sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo na may pagsisisi sa kasalanan, tayo po ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. The relationship took place. Hindi po lahat ng tao ay itinuring na anak ng Diyos. John chapter 6 verse 44. Please turn there. Mali ang assumption
na lahat ng mga tao dito sa mundo ay anak ng Diyos? Anong lahat ng mga tao ay anak ng Diyos? Imula mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, marami pong mga taong hindi itinuring na anak ng Diyos. John chapter 6 verse 44. Ang sabi po dito ng ating Panginoon, verse 44. John chapter 8 verse 44. Ang sabi po dito, kayo'y mula sa iniyong amang Diablo. You see? Ang ama nila ay ang Diablo. Kayo'y mula sa iniyong amang Diablo. At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng iniyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula. At hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, anak ng Diablo. Ang kanilang ama ay ang Diablo. Sino ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? John chapter 1 verse 12. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya, kay Kristo, na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay kaniyang pinagkalooban nila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. In other words, if you are not in the Lord Jesus Christ, no matter how much you comfort yourself that you are God's child, you are not God's child. You are a child of the devil. You have to be in Christ. You have to repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ. Only then and there will you be given the right to become children of God. At wala naman pong magulang na may karapatan na disiplinahin ang anak ng iba. Di po ba? Do I have the right to discipline the children of another? Do I have the right to spank another couple's children? No. I really don't have that right. Kung walang relationship, ay imposible po na magkaroon ng admonishment. Kaya nga, bago pa binanggit ni Pablo yung admonishing one another sa verse 14, nauna pong pinaalala niya sa atin yung relationship natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa loob ng iglesia. Accept one another as Christ received you. Meaning to say, before the ministry of admonishing takes place, the relationship must be defined. Hindi lahat ng tao ay dinidisiplina ng Diyos. In fact, hinahayaan niya ang mga makasalanan na sa kanilang kasalanan. God has already given up a lot of people na mas lalo pang lumangoy sa kasalanan. No relationship whatsoever, pero sino ang dinidisiplina ng Diyos? Ang kanyang mga anak. In other words, kung ikaw ay malayang nagkakasala at okay naman, hindi mo naramdaman yung pagdidisiplina ng Diyos. It is an indication that you are not God's child. Sapagkat dinidisiplina ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. Nakuha natin Hebrews chapter 12 verse 5. Please turn there. Hebrews chapter 12 verse 5. Ang sabi dito, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipawalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat, verse 6, dinidisiplina ng Panginoon ang kaniyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. And that is a warning to those who feel that they are free to commit sin. My body, my choice. Yung mga pro-abortionists. I am free to do whatever I want. No one stopping me. And indeed, you are free to do what you are doing right now. And you do not feel the heavy hand of God against you and your sin. That is an indication that you are not a child of God. Because if you are truly a child of God, He will do everything that He could to discipline you in order to bring you back to Him. Mga kapatid, mga kaibigan. Now, oftentimes, kung disiplinahin natin ang isang taong walang relationship sa atin, abay, ano bang sasabihin niya sa atin? Sino ka? Who are you to tell me that? Because there is no relationship. Di ba? Who are you to tell me that? Pero kung merong kapatid na talagang concerned sa ating kaluluwa at nagmamalasakit
There is relationship. This is what the Word of God tells us. Si Pharaoh nga, nung sinabi ni Moses kay Pharaoh, "Let my people go." That was a rebuke to Pharaoh. That was also an instruction to let the people of God go. Pero ano ang sabi ni Pharaoh? "Who is the Lord that I should obey Him?" So meaning to say, walang relationship. Walang relationship. So on the ground that you are a child of God, and I am a child of God, at meron ako or meron ikaw na ginawa na salungat sa scriptures, because both of us have relationship with God, and we are brother or sister in the Lord. Now we can sit down together and talk about the sin na kailangang talikuran on the basis of the authoritative word of our King, of our Lord. And this is for our good. Nakuha po natin, mga kapatid, mga kaibigan. That is the first motive. We should be motivated by love. But then secondly, we should be motivated by kindness or goodness. Remember, unang binanggit yung full of goodness. Ibig sabihin, full of goodness. In Romans 15 verse 14, meron itong reference sa pag-ibig, sa katuwiran, goodness, goodness, kindness, holiness. Meaning, we need to be living a holy, Christ-like life. Eh wala talagang kredibilidad na mag-admonish ang isang taong namumuhay sa kasalanan. Di ba? No credibility whatsoever. Galatians chapter 6 verse 1, sino ang magpapanumbalik sa kapatiran na lumilihis sa landas? Sino ang magpapanumbalik? Hindi kung sino-sino lang. Ang sinasabi dito sa Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po dito, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual, ibig sabihin kayong mga lumalakad sa kabanalan, sa goodness, sa righteousness, ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Obviously, ang isang tao ay kinakailangang maborn again at magkaroon ng relationship with God. And not only that, we need to be making progress in our life as Christians. Hindi ibig sabihin na perfection. That's not what it means. Obvious naman sa nangyari sa Church of Rome. They were far from perfect. They were far from perfect. Pinagdidebatehan pa nga nila yung mga matters of secondary importance. But God said that they were competent to counsel. They were able to admonish. Bakit? Narinig po ni Pablo ang magandang balita patungkol sa kanila. Now, ang tanong dito, Pastor, paano ko malaman na ako ay nagmamature na at ako ay qualified na mag-admonish sa kapatid natin sa iglesia? Nasa Galatians chapter 6 verse 1 ang sagot, you who are spiritual. So, paano natin, let us translate this into practical matter, because spiritual is a very broad word. Now, specifically, paano natin malaman na tayo ay nagmamature na sa ating Panginoon? Kung tayo po ay nagmamature na, ganito ang ating attitude. Bago natin tanggalin ang puwing sa mata ng ating kapwa, ay tinatanggal muna natin ang troso na nasa ating mga mata. That's an indication of maturity. Di ba? Now, ilang beses na bang sinusubukan nating ituwid ang ating kapatid sa iglesia? Nanalangin ba tayo ng panalangin na may pagpapakumbaba? Sinasabi mo ba sa sarili mo na, "Lord, what about me? Tama ba ang puso ko ngayon? Tama ba ang motibo ko ngayon? Meron bang nandirito sa aking buhay na nakakahadlang na gawin ito ng tama? Lord, nawa po ay ipakita mo sa akin ang aking mga compromises and help me to walk righteously before your sight." At kung yan po ang ugali ng isang kapatiran, that shows maturity. And that allows us to admonish the brethren, dahil ang ating espiritu po ay tama. Galatians chapter 6 verse 1 reminds us na hindi tayo maging holier than thou or better than thou.
Kasi sabi ng Galatians 6:1, mag-ingat kayo, suriin ang sarili, baka ikaw ay matukso din. So meaning to say, we are not holier than thou. We are not better than others. It reminds us na hindi tayo maging judgmental. And we will admonish one another with an attitude of superiority. We examine ourselves. After examining ourselves and our motives, that's the time that we are qualified to admonish one another. And that is a very humbling experience. Linisin ang ating landas bago natin subukang tulungan ang landas ng iba na maging malinis. Diba, merong kasabihan na totoo talaga sa case ng admonishing. You shouldn't judge a man until you walk a mile in his shoes. Hindi dapat ka maghatol sa isang tao hanggat sa lumakad ka ng isang milya, suot-suot ang kanyang sapatos. That is true. Kung hindi natin kilala ang tao, kung hindi natin alam ang lahat ng detalye, we do not know the reason behind his action. At wala tayo sa lugar to admonish that person. May exception, of course. Unless kung ang ginawa niya ay malinaw na paglabag sa malinaw na entry ng salita ng Diyos. If there is a clear scriptural violation. But that brings us to the third point. Ano ang dapat nating motibo sa pag-admonish natin sa kapatiran sa iglesia? We should be motivated by love. We should be motivated by the desire for goodness and holiness. And thirdly, we should be motivated by the desire to uphold the truth. Knowledge, filled with knowledge. Knowledge about what? Knowledge about the truth. Knowledge about the Bible. Knowledge about the Word of God. Na hindi lang lumalakad ang kapatid na ayon sa salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na theologian tayong lahat. That's not what verse 14 of our text means. This means na alam po natin ang salita ng Diyos. Meron tayong sapat na kaalaman sa sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa isang sitwasyon. Colossians chapter 3 verse 16. Before ang admonishing ay binanggit dito, ano ang prerequisite? Colossians chapter 3 verse 16, please turn there. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, verse 16. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. This is knowledge. Salita ni Kristo. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. According to knowledge. Magturo. This is the word. Nootheteo. Admonish. Magturo at magpapaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa iyong puso. So this is the word, mga kapatid. So, ano ang ating autoridad? What is our weapon when we admonish someone? We say, kapatid, this is what the Bible says. So, do you have the understanding of what the Bible says? Or baka, idinadagdag mo yung extra biblical knowledge sa isang bagay na malayong-malayo at wala namang batayan sa scripture. So if there is no clear scriptural warrant, then do not venture to admonish. But if it is a clear violation of the Word of God, because you have the motive to uphold the truth of the Word of God, then you are concerned para sa ating kapatid and you talk to him. If it's not clear in the scriptures, don't confront anybody. Ang salitang confront, medyo mabigat, no? Pero the Bible says, admonition should be done as lovingly and as gently as possible. Pero kung meron pong scriptural foundation na batayan, that means we need to be scripturally grounded. That's the first point, proper motive. The second one is proper method. And nag-overlap lang po itong dalawang punto, mga kapatid, mga kaibigan. Proper motive. So, if we have to be motivated by love, then ang method is show love.
ipakita ang pag-ibig sa ating pagkausap, tama ba yung Tagalog ko? In our effort to talk to the brother in order to admonish him, eh, ipakita natin ang pag-ibig. Hindi mean-spirited but love. Acts chapter 20 verse 31, papaano in-admonish ni Pablo ang mga elders sa Ephesus? Ang sabi po dito, kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw sa pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Can you see the love of the Apostle Paul na ipinapakita sa kanila habang in-admonish sila ni Apostle Paul? In other words, do you really care sa isang brother na nais mong i-admonish? Do you really care? Meron ka bang malasakit? So that's the first one. Show love. Ipakita ang pag-ibig. Pangalawa, well, Matthew chapter 18, go to the individual on a personal basis. Personal basis. In other words, hindi ko ikikwento sa iba ang ginawa mong mali. Merong preacher na nagsasabi, if others are not part of the solution, they are part of the problem. And that's gossip. Diba? If others are not part of the solution, they are part of the problem. Gossip po yan. So go to the individual on a personal basis. And too often, nakakalungkot, nangyayari ito sa mga churches. Merong issue na nangyari at naganap. And then people begin talking about that something. Hindi po yan scriptural. We need to recognize na kalooban ng Panginoon na puntahan natin ang kapatid one-on-one and share that information with that individual. Sakala natin i-involve ang 1 or 2 witnesses kung ang isang tao ay hindi makinig sa warning at hindi tanggapin ang admonishing. And alalahanin po natin, it's based on a relationship. Kinausap po natin ang ating minamahal na kapatid. You are trying to encourage someone, a brother or a sister. So, when we admonish the brethren, we want to be there to help him. Align his life to God. You want to help him. Kaya gagawin ang tamang mga hakbang upang ibalik siya sa landas ng salita ng Diyos. We are committed to help our brother become mature in the Lord Jesus Christ. Third method, hindi lang ipakita, pero kinakailangan i-verbally assure natin sa kanya. Say it, articulate it through your mouth, na sincere talaga ang motive mo. Say your proper motive. Assure the person of your sincere motive. Hindi kinukonfront ang isang tao upang ipahiya siya or to belittle him. Saan yan mababasa sa Biblia? 1 Corinthians 4:14. 1 Corinthians 4:14. Anong sabi ni Pablo? Grabe din yung mga kapatiran doon sa Corinto. Talagang nirebuke sila ni Pablo. Pero anong sinabi ni Pablo sa kanila? Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang kayo ay paalalahanan. Tulad sa aking mga minamahal na anak. Now, sino bang magulang na ipinapahiya niya ang kanyang anak sa harapan ng mga tao? Merong ganun. Kaya ang mga anak ay naging bitter. Ay mga magulang na nananaway sa kanilang anak, naririnig ng kanilang mga kaibigan, or naririnig ng ibang tao. That is a big no. That is a big no, mga parents. And this is the type of care na dapat nating gawin when we are confronting someone. At kung tayo ay takot sa objection, takot na ma-lose ang friendship, mag-i-struggle talaga tayo sa admonition. But the right motive will say, sino bang gustong mawala ng kaibigan? Pero may mga time talaga na nawala ang aking kaibigan because I stood up for truth. Sino ba ang gustong ma-rejected? Pero may times talaga na na-rejected ako because I am pointing the scriptures to that someone. And we will find difficulty in speaking to people.
Pero kung ang ating motive at ang ating message ay tama, then hindi po masasayang yung admonishment na yan. Hindi natin pwedeng mabelittle ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is more powerful than us. Far, far powerful than us. Huwag nating ilagay sa ating kamay ang tagumpay ng ating admonition. That's why we do it prayerfully. That's the next point. We do it prayerfully. The Holy Spirit is far superior in power than any one of us. So we do it prayerfully. We do not do it based on our ability to reason out and to logic, give deductive and inductive reasoning. No, we do it in the power of the Holy Spirit. Ano ba ang purpose ng pagtutuwid? This is the purpose. Pwedeng i-quote ito sa kapatid at pwedeng basahin ito. Colossians 1:28 and 29. Please turn there. Colossians 1:28 and 29. Ang sabi po dito, siya ang aming ipinahahayag na binabalaan. So this is the word, no? Binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan. And what is the purpose? Upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Dahil dito'y nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Another purpose of admonishing is Ephesians 4:13. Ephesians 4:13, ang sabi po dito, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kung ang pag-admonish natin sa kapatiran ay gagawin natin in the right way, it is a good thing. It is something na ginagamit ng banal na Espiritu upang tulungan ang kapatid na manumbalik sa daan ng Diyos. So, paano ba natin wawakasan ang isang mensahe patungkol sa very important ministry na ito sa loob ng iglesia? Ay, unang tanong is, namumuhay ba ako ng may kabanalan? Am I in the position to confront someone? Or to admonish someone? Am I making progress in my Christian walk? Kung meron bang kasalanan na inire-reveal ang Diyos sa akin, dinideal ko ba ito between me and God? Iniiyakan ko ba ito? Am I active in mortifying the deeds of the flesh? If you are not doing that, then you are not in the position to admonish someone. Ang aking isipan ba ay punong-puno ng sapat na kaalaman mula sa salita ng Diyos patungkol sa isang bagay? Ginagawa ko ba ito sa tamang rason? Gusto ko ba talagang tulungan ang kapatid upang mapanumbalik siya sa tamang landas sa Diyos? Remember Galatians 6:1? Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin. This is the motive. Panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Spirit of gentleness. Tingnan ang inyong sarili. Baka ikaw ay matukso rin. So what is the good motive? Restoring someone. Ang restoring someone, ang ibig sabihin noon, yung lambat na napunit, nabutas, i-repair, i-mend, para magiging kagamit-gamit ulit sa panghuhuli ng isda. Nakuha po natin? Para magamit muli sa pangingisda. Am I willing to talk to the person in private? Gaya ng isang ama na magre-rebuke sa kanyang anak, hindi sa harap ng maraming tao. Ang motibo ko ba talaga is to build the person up and not to tear him down. Consider yourself. Sabi ng salita ng Diyos, you are going to go and to speak a brother or sister in the Lord. Nilagay mo ba ang sarili mo sa kaniyang sapatos, sa kaniyang mga paa? That would indicate maturity in the Lord Jesus Christ. Now, what about sa isang tao na nakatanggap ng rebuke? Diba ano yung sinasabi sa verse 7? Accept one another. Meron pang mga
mga bersikulo na love one another. If we are at the receiving end of acceptance and love, napakaganda ng feeling. Oh, na-bless talaga ako dahil tinanggap nila ako. Very welcoming. They show their love to me. So we are at the receiving end of love and acceptance. What a very nice feeling. What about when you are at the receiving end of admonition? Sasabihin mo ba sa sarili mo, kaibigan, na salamat sa Panginoon. In-admonish ako. Out of their concern na ako ay lumakad sa landas ng Diyos. I am very grateful for the admonition. I am very grateful na tinulungan ako ng aking kapit. Mahirap yan. Mahirap gawin yan. Kung tayo ang receiving end ng love and acceptance, fellowship, what a terrific feeling. But what about if we are at the receiving end of rebuke? Consider yourself. Ikaw na nagbigay ng rebuke, consider yourself. Kasi baka idarating din ang panahon na ikaw din ang i-rebuke na naman. Ngayon, ikaw ang ginamit ng Diyos na mag-rebuke sa kapatid. Pero you have to be open to the possibility that one of these days, baka ikaw ay madulas din. At ikaw na rin ang magiging receiving end ng admonition. You see? Pero ang tatlong daliri ay nandito, oh. Yung isa, nasa taas. Yung tao talaga ay idadamay pa ang Diyos, no? What? Pero tatlong daliri ang nandito, kaya consider yourself. Maaring ikaw ang nagbigay ng admonition ngayon, pero one of these days, baka ikaw na rin, one of these days ang i-rebuke din. And that is the beauty of being in a family of God. So, check our motive. Kung tayo ay nag-admonish, i-check din natin ang ating puso kung tayo ang receiving end ng admonition. Let us not be biased. Sapagkat hindi lang ang loving one another, ang one another passages ng Biblia. Admonishing one another, ang isa pang one another passages in the Bible. If you accept the one another of loving one another and accept one another, we should embrace the ministry of admonishing one another as well. Hindi tayo biased sa salita ng Diyos. Hindi tayo mag-cherry picking according to our liking. We need it. We need admonishing, and that is for our good. So ito yung mga bagay na nagkakarakterize ng isang iglesyang malusog. Hindi lang itong tatlong ito, but they are very essential for the health of the church. To sum up, Romans chapter 15, verse 14, a good church must be characterized by people led by the Holy Spirit, manifesting the fruit of the Holy Spirit. And one of the fruits is goodness, full of goodness. Ang iglesia should be composed of people who hunger for the Word of God. A people characterized by sound doctrine, filled with knowledge. At pangatlo, at ito ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito, they must be people who teach and build up one another. This is the essence of being part of the body of Christ. This is the beauty of church membership. Naway, i-bless ng Panginoon ang ating iglesia ng maturity na lumago pa tayo sa bagay na ito para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. At para sa mga kaibigan, do you see the beauty and orderliness of the Church of Christ? You see it? Hindi yan ang nangyayari sa mundo. May mga bulong-bulungan, may mga chismisan, may mga sigawan. But that's not how it should be in the kingdom of God. Won't you become part of the kingdom of God, my dear friends? If you want to become part of the kingdom of God, repent of your sin and believe in Jesus Christ alone as your Lord and Savior. Surrender your life unto Him and get to know Him through His Word. Do not assume that you know God if you do not study His Word. Naway ang banal na Espiritu ay kumilos sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe po ninyo. Naway lumago kami sa pag-ibig sa isa't isa. Naway lumago kami sa kabanalan. Naway lumago po kami, O Diyos, sa
loving one another and admonishing one another. Lumago kami sa communion of the saints, O God. Mahalin namin ang inyong iglesia at ang lahat ng mga tinubos ninyo, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Number 285, blessed be the tie that binds. Second tune.